Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ika-16 ng Setyembre, pinagdiriwang natin ang paggunita kina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang nating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masipag na gumagawa para sa ipagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi na ating pagdiriwang, ang liturya ng Salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi makabubuti, kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo ay nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako ay naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba, at ang iba naman ay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya ay ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating pong itutugon, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tayo pong lahat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang iyong sala ay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin ay ang iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit, sa iyo ay dulutan ng ligaya at galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang puon ay dakila ng nangaghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah!
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang mga matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, mataimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Pinagtayo tayo pa niya ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay, pinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at pinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagal. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang kayo, ay gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din akong mga kaawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo at sa iba, halika, siya'y lumalapit at sa akin ang aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, narat na ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po. Mga kapatid, sa unang pagbasa ay makikita natin ang kauna-unahang masasabi nating pagpapahayag ng mga salita sa loob ng banal na misa sa konsekrasyon, ang pinakamatandang Eucharistic formula. Nung una, pagkatapos bumalik ng Panginoon sa langit, ang pagdiriwang ng mga unang Kristiyano ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, makikita natin, nangidala silang mga pagkain. Ngunit nagkaroon ng abuso para rito. Yung mayayaman ay maraming dalang pagkain at tapos nagkakain na lamang, hindi hinihintay yung mga dukha. Yung mga dukha naman ay kakaunti ang dala. Kaya nagkakaroon ng comparison sa mayaman at mahirap. Nakita ni San Pablo ang abusong ito, kaya sinabi niya na dapat makita ng bawat isa na iisang pagkain ang kanilang tinatanggap at ang iisang pagkain ito't inumin ay dapat magbunga ng malasakit at pagkakaisa ng sambayanan. Kaya mula noon, nagsimula na hiniwalay na yung kanilang pagtitipon sa buhay nila sa araw-araw. Na mayroong panahon para sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia at mayroon ng panahon sa maghapon para sa maisabuhay ang Eucharistia.
Kaya ito ngayon ang formula na nakikita natin sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, na tayo nagbibigay ng panahon sa para sa Panginoon sa pagdiriwang ng banal na misa, at ang dapat maging bunga nito para sa atin ay magkaroon tayo ng tunay na pagkakaisa sa ating sambayanan at tunay na magkaroon ng malasakitan. Iisang pagkain ang ating kinakain, iisang inumin. Ngunit ang ginagawa natin sa loob ng simbahan, sa pagdiriwang, ay hindi basta pag-uulit ng pag-aalay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, kung hindi ginagawang pangkasalukuyan ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon sa ating pakikipag-isa, sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa ating pagtanggap ng katawan at dugo ng Panginoon. Kaya nga, pagdating natin sa Ebanghelyo, ay pinaaalala sa atin na ang ating tunay na tinatanggap ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit dapat tanggapin natin ito ng may pananampalataya. Kaya nga, bago tayo magkomunyon, meron ang tanda ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagbati natin sa isa't isa ng kapayapaan. Na ibig sabihin ito, iisa tayong katawan, iisa ang ating pagkain. At ang banal na Eucharistia ay dapat maging bukal ng pag-asa at pakikipag-isa sa isa't isa sa loob ng ating sambayanang Kristiyano. At muli na naman tayong pinaalalahanan bago natin tanggapin ang komunyon. Sapat na Panginoon na magsalita, hindi ako karapat dapat na tumanggap sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaya't ang mga pagbasa natin ngayon ay nagbibigay sa atin ng kahulugan ng banal na Eucharistia at banal na Misa. At dito pinahayag sa atin, tunay nga, ang Diyos na ating sinasamba ay buhay at patuloy na nakikipag-isa sa atin. At pagkatapos ng banal na misa, meron tayong misyon, meron tayong pananagutan sa isa't isa na maging mabuti sa isa't isa, na akayin ng isa't isa patungo sa Panginoon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Panalangin ng bayan. May pananampalatayang kasintatag ng sa senturyon. Lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Tutugon tayo pagkatapos ng bawat panalangin. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sinuman saanman bilang banyaga o waring hindi kasapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yung mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami mga hindi karapat-dapat.
Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng sentoryon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong nananalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Tumayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano, ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, na sina San Cipriano at San Cornelio ay parangalan. Sila'y mga kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bye.
Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Ahandog para sa inyo. Gayun din naman ang tapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Nabut niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tanggapin mo sana silang lahat sa iyong malwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay lakas loob tayong umawit sa Kanya. Ama,
Ama, hinihiling namin iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Jesucristo, ang aming kapatid at manunubos. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain yung lahat. At sumayo rin. Magbatian tayo ngayon at paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Inihiling namin kami pagharian na iyong espiritu ng katatagan at maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita. Ayon sa halimbawang ipinakita nina San Cornelio at San Cipriano, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ngayon ang Panginoon. Kalabing anim ng buwan, ang araw, kalabing anim ng bawat buwan ay araw ng ating debosyon sa Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. Kaya't awitin natin ang Salve Regina. Sa reno, inulwalhati ka na.